Sixto Brillantes confirmed that Walden Bello talked to him to inquire about the status of Akbayan's case, but Brillantes said he merely told Bello that their case is under study. The COMELEC chairman said they will review the accreditation of Akbayan and other groups tomorrow. And with us in the studio, Akbayan spokesperson, Attorney Barry Gutierrez, and Anakbayan National Chairperson, Vencer Crisostomo. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon. Kanina ho, ang nagsasalita doon sa press conference ay kayo. Ako, yeah. Ako yung second speaker. Nakatatapos lang magsalita ni Congressman Walden. Ako naman yung nagsimula. And I was siguro 9 paragraphs into the statement I was reading. Nung biglang may tumayo at nagsisigaw. Nung ako, nung una, hindi ko pa masyadong naintindihan kasi nga, ano lang talaga, it was an incoherent rant. Nilapitan ko for a while, after a while, at yun nga, naalaman ko na they were shouting about disqualification. Vencer, ba't kayo nang gulo? Gusto mo ba gamitin yung term na yun? It was a public forum. Sila po ay public officials. Dapat naman wag sila mapikon pagka sila ay pinaprotestahan, lalo na administration party list naman sila. So, ang point lang naman po namin, dapat i-disqualify ang Akbayan party list dahil sila po ay appointed ng palasyo. Hindi po pwedeng sabihin nila na sila ay marginalized and underrepresented kung si Ronald Llamas po ang political adviser ng presidente, si Commissioner NAPCI Chair Joel Rocamora, Akbayan po yan. Yung Commissioner on Human Rights Chair Eta Rosales, Akbayan po yan. Yung pong Percy Sendenya ng National Youth Commission, Akbayan po yan. Yung pong si Mario Agujo, GSIS board member, dating representative ng Akbayan, at yung pong katabi ko dito, second nominee ng Akbayan, ay Undersecretary for Political Affairs. Or at was, ang, was. Yes. Ang third nominee po nila ay nagtatrabaho at commissioner sa Presidential Commission on the Urban Poor. So sila pong lahat pala ay appointed ng gobyerno at suportado ng gobyerno at ng Malacanang. Paano po sasabihin na sila ay marginalized? Attorney Barry, marginalized nga ba yun? Ang dami ninyong nakapwesto? Una-una, klaruhin natin kung ano, saan nakatukoy ang marginalized under the party list law. Ang isa kasing kinatataka ko, kung nababasa ba nitong mga kasama namin from Anakbayan yung rules under ang Bagong Bayani versus COMELEC, yung 2001 Supreme Court decision, which actually laid down yung 8 parameters to govern yung party list system. At malinaw na malinaw doon, sinasabi na ang isang party list organization ay kailangan kumakatawan. They represent the marginalized. Hindi sinasabi na sila mismo ay marginalized. In fact, under the, yung grupo mismo ay hindi marginalized. In fact, under the decision sa Ang Bagong Bayani, even major political parties like at that time Nationalist People's Coalition, NPC, lakas, posible sana mag-represent so long as they can establish that they do represent the interests of the marginalized. Well, wala po kayo nakikitang problema na malapit o malakas kayo sa presidente? Wala. Kasi unang-una, noong 2009, nag-desisyon ng Akbayan, very clearly naman yan, na sumuporta sa kandidatura ni Pangulong Benigno Aquino. Gaya ng ang mga grupong affiliated with Akbayan ay nag-choose na sumuport kay Manny Villar. Okay, noong panahon na yon. In fact, mayroon silang dalawang membro. In fact, at that time, incumbent representatives ng Bayan Muna at Gabriela na tumakbo sa Senate slate ni Manny Villar. Okay, at bukas yun. In fact, tingin namin yun ang natural evolution ng party list group. So, nanalo yung aming kandidato at dahil dun sa aming pagsuporta, yung aming pagiging member ng koalisyon, kami ay nakapagpasok ng ilang mga leader sa loob ng pamahalaan. Hindi ibig sabihin nun, nagbago yung karakter namin as a representative of the marginalized. In fact, yung ginagawa namin sa gobyerno, sa kongreso at sa executive ay actually itulak yung mga advocacies ng mga sektor na aming kinakatawan at patuloy na bumubuo at nagko-compose doon sa aming kasapian all over the Philippines. Attorney, clarification lamang po ha. Noong 2007, maalala ko lamang, yung Akbayan ay nag-call doon sa mga, well, PKPG, sa COMELEC na dapat i-disqualify yung mga malalapit na partido, KPGMA. Pareho pa rin po ba yung parang medyo nalilito lang ako ng konti? Ako po ang nagsulat ng petition na yun. Kaya siguro I'm probably one of the better persons sa tanong yung tungkol dyan. So, paano po yun? Ang basis po nun ay hindi lang yung kalapitan kay GMA. Ang basis po nun, tinayo nung panahon ni GMA yung mga party list na ito ng Malacanang mismo. Hindi po ito mga pre-existing party list groups
na matagal nang merong kasaysayan at karanasan at track record sa pagtutulak ng interes ng mga maralita at mga iba't ibang batayang sektor. Ito po ay mga grupo na sumulpot lamang sa panahon ng GMA, ni GMA, at malinaw na merong ebidensya na itinayo ito nung kanyang mga opisyales sa Malacanang. Ang akbayan po, wala pa si Noynoy Aquino, wala pa po si GMA mismo. Wala pa po ang bayan muna at akbayan actually, 1998, nung unang-unang party list election, nandyan na po yan. Okay? Bago po kami pumasok sa koalisyon with the Aquino administration in 2009, more than 10 years na po kaming naglilingkod sa aming mga batayang sektor na pinagmumulan at nagko-compose dun sa aming membership. So, napakalaki pong difference niyan. Yung pong sa difference in track record, difference in yung creation. Okay, Vince, sir. Lahat po ng sinabi niya ay mga palusot. Okay. At 2007 po, sila po ay nagsabi na disqualify Palas Back Party List. Nagrarally pa sila noon laban sa Ang Galing Pinoy. Mm-hmm. Palas Back Party List. Ngayon, sila mga appointees ng palasyo, pwede silang tumakbo. Noon, hindi pwede kay GMA. Pero bukod po doon, yung pong iba pang mga party list din na tumatakbo, marami po dyan ay palace back. Halimbawa po yung Black and White Movement. Yan po ay party list ni Lea Navarro, ni na Edwin Lacerda. Mga spokesperson po yan ng palasyo at mga appointed din ng presidente. Yung pong iba pang mga party list na tumatakbo rin ay kapartido ng presidente. At yan po hindi natin matatawag na marginalized and underrepresented. Hindi po pwedeng dalhin sa palusot yung taong bayan. Kasi alam po na ang taong bayan, pagka ikaw nasa posisyon na, pagka ikaw ay appointed officials, NAPSI po ang may control ng conditional cash transfer trust fund, cash transfer funds. Sila po namimigay niyan. At kasama po si Yusek Barry na nag-relief operations ng Malacanang. Hindi po ba scandalous yan na gamit nila yung resources ng gobyerno tapos tumatakbo sila as marginalized and underrepresented parties. Vincent, linawin natin, hindi lang tong hindi lang ito para hindi kayo against sa akbayan. It's not just their party list na gusto ninyong hindi makatakbo. Opo, wala po kaming anumang pakialam kung anong gawin nila at mag AK-47 sila at mag-pirated sila DVD si Ronald Yama sa Malacanang. Wala po kaming problema diyan. Alam na namin na ganyan sila. Pero wag naman nilang sabihin pa na sila ay api, sila ay marginalized, sila ay underrepresented, overrepresented na sila sa gobyerno ngayon. Sorry, they are representing the marginalized sector. What do you have to say to that? Malabo po ang sabihin nila na kanilang kinakatawan yung marginalized sector kasi wala po silang sinasabi tungkol sa pagtaas ng presyo ng langis, tungkol dun sa iba't ibang mga issue ng mamamayan. Sa farmers, meron. Yung kanilang land reform law, kaparehong extension lang ng land reform law ng palasyo at ng gobyerno, pero hindi po kinakatawan yung boses ng marginalized. Sa cybercrime law, 15 petitions were filed, not one. Walang petisyon ng akbayan doon sa cybercrime law. Meron naman final na bill si Congressman Bello last week. Nahuli lang, humabol na lang sila dyan nung sumisikat na naiiwan na sila. Definitely, walang they took satisfying the, itong mga kaibigan namin ito. Position, every time they took the palace position at hindi marginalized sector ang nire-represent nila. At isa pa, yung kung control mo ang resources ng gobyerno, hindi man po pwedeng tatakbo ka NAPSI nasa iyo. Tatakbo ka nandiyan ang mga nasa gobyerno. Unfair naman yan. At napaka bastardization naman yan ng party list system. Alright, maiba naman tayo. Nag-usap daw si COMELEC Chairman Brillantes and Congressman Bello. Ano ang pinag-usapan? Ang alam ko lang ganito ang kwento dyan. May tanong si Congressman Brillantes tungkol sa mga documents relating to yung original filing pa ng akbayan way back in 1998. So tinawagan siya ni Congressman Bello para i-clarify kung paano mapapaabot, kung wala silang kopya, kasi ang apparent niya, pagkakaintindi ko, nasunog yata yung COMELEC records, kaya kailangan nilang ma-reconstitute from 1998. So yun yung purpose dun sa call. At mukhang kinumusta na rin ni Congressman Bello tungkol yung petisyon. Ang sinabi lang naman ni Chair Brillantes ay ongoing, understudy yung yun lang yun, pero kasimple. Sana hindi, kung dati may Hello Garcia, sana hindi naman Hello Sexto ito. No? Pero duda kami ngayon sa paano ikakandakt. Ang tanong namin sa COMELEC, kailangan pakita nila na hindi naman sila masyadong close sa Malacanang. Hindi porket in-appoint si Grace Padaka dyan. Yung kanilang campaign to rid the party list system with bogus groups should not be selective. Hindi po pwedeng yung iba i-disqualify nila, pero yung malinaw na mga appointees ng gobyerno, hindi masasama. Hindi pwedeng i-shield nila yung palace-backed party list mula dito sa kanilang campaign to purge
the party list system. Then, sir, hypothetical lang, no? Meron rin kayo mga affiliates ng mga ibang party list groups. Yes. Assuming na ma-appoint at marami ang ma-appoint, assuming kung nari Gabriela, would you call for them not to be part of the party list doon sa party list elections na rin? Well, hindi hypothetical na question. Hypothetical, oo. Importanteng malaman eh, kasi para malaman natin na dapat pantay-pantay, ano ang magiging ngayon po, malabo po silang ma-appoint kay Noynoy Aquino. Mm-hmm. At hindi naman sila nasa pwesto ngayon. Mm-hmm. Hindi sila yung nakasala ngayon. Mm-hmm. So, nangangako kayo na kung 2016, iba na ang Pangulo at ma-appoint kayo. I think they will have more delicadeza than you, running as undersecretary, running for as a nominee of party list. Magkukumit kayo ngayon, so, na pag ganun na nangyari. So, ang tingin ko po, yung iba namang mga party list dyan, hindi naman ganyang kagarapal kagaya ng Akbayan party list. At undersecretary po itong katabi ko, tumatakbo as a nominee ng party list. Mm-hmm. So, yan po ang napakalaking iskandalo dyan. At kanina po, nag-public forum sila, gusto silang tanungin ng taong bayan, iniiwas nila yung sagot, inaakusa nila kami ng kung ano-anong extreme left. Pwede bang sagutin ko na yan dahil sobra-sobra na eh. Okay. Unang-una, obvious na walang alam si Benzer tungkol sa kasaysayan ng Akbayan at hindi siya willing apparently na naintindihin. Hmm. Yung public forum kanina, bahagi nun, mas actually, malaking bahagi, ay binibigyan ng espasyo na magsalita yung iba't ibang mga grupo, iba't ibang leader na galing mismo sa sektor. Hmm. Urban poor, magsasaka na galing sa Hacienda Luisita, yung Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP, labor groups, para mag-discuss kung ano yung kasaysayan nila sa Akbayan, ano yung naging karanasan nila sa pakikipag-ugnayan, at paano yung naging yung pag-represent ng Akbayan doon sa ano. Pero apparently, hindi sila interesado makinig doon. Mm-hmm. Sinasabi nila, nagpunta sila doon para magtanong. Meron naman pong open forum sa dulo na pwedeng malinaw na malinaw, pwede silang mag-raise ng kanilang mga concerns. Hindi nila hininta yun. Nagkasalita pa lamang yung mga tao ng kanilang initial statements. Wala pa sigurong 15 minutes into the forum. Meron na tao na sisigaw kagad. At nung nilapitan, kumismo. Para tanongin ko, ano ba ang pwedeng magawa para sa inyo? Pwede ba tayo mag-usap? Hindi willing na sagutin. So, sa akin ang linaw ng ano eh, ang linaw ng unwillingness na makinig. Kanina pinag-uusapan natin yung 2007 filing. Mm-hmm. Ang batayan ni Benzer para alamin kung ano yung aming posisyon ng panahon na yon, yung picture ng rally, nabasa mo ba yung ano, yung complaint na final namin mismo? Mm-hmm. Yung napakahabang petisyon para malinaw sa iyo kung ano. At ito pa, huli na lang. Etong sa COMELEC, di ba? Sinasabi nila, gusto nilang nananawagan sila sa Commission on Elections na i-exercise yung poder o yung discretion para pag-aralan. Kami nag-agree kami doon. Pero sa akin, kung seryoso talaga kayo, edi sana nag-file kayo ng aktual na petisyon. Mm-hmm. Hindi sulat, tapos sunod-sunod ng mga press conference at appearance sa ANC at umagang kayo. O bakit nga? Briefly na lang. Aabutin na tayo ng alas 6. O sige, bakit nga? Bakit po? Hindi nyo daw i-finormalize sulat lang. Formal letter po ito, sangayon sa resolution ng COMELEC. Formal letter, pero walang wait lang, nagsasalita po si Benzer. So, easy lang. At dahil, at kanina po, ang tingin ko, kung talagang handa silang makinig, makipag-debate, makipag-engage, ganoon naman talaga ang rally. Pero hindi naman kinailangan po na i-manhandle pa nila yung aming mga kasama, yung media license officer na sinakal yung isang mga kabataan doon. So dadalhin naman ninyo sa COMELEC ito? Dinala na po. Dalawang sulat na po yung dinala sa COMELEC. Ni-receive na po ito ni Commissioner Brillantes. May tiwala ba kayo sa COMELEC? Yun na po ang problema natin ngayon. Okay. Sabi nila, hati sila. At mukhang doon sa kanilang campaign sa pag-purge sa party system, mukhang hindi mo nila nababanggit yung Akbayan. Mabilis na. Balik po tayo sa issue dito. Ang issue po, dapat po ba o hindi na patakbuhin sa party list ang mga appointees ng Malacanang at mga dikit sa palasyo kagaya ni Barry Gutierrez at ng kanyang partido? Komento mo lang, PPCRV, hindi daw kayo marginalized. Una-una, hindi PPCRV yun. Yung chair yun. Mm-hmm. Personal opinion na yun. Kami naman, nirerespeto namin yun. At gaya ng willing kami makipag-dialog sa anak bayan, kung binigyan lang kami nila ng pagkakataon kanina, willing kami makipag-usap din kay Chair Divilla. So, hindi issue sa amin yon. Kayo po yung nanapak. Alright. Sige. Excuse me. Atay lang. Iba ng ano to ha. Huwag tayo magsapakan dito. Maraming salamat sa iyo, Benzer. Attorney Barry, thank you very much. Maraming salamat. Thank you very much. Kulang kayo ha. Cool kami. Nag-shake hands na sila. Umupo ka muna dyan. Samantala, moving on, we have this just in. The Senate has accepted the resignation of Senator Ralph Recto as chairman of the Ways and Means Committee following a caucus this afternoon. Recto was replaced by Senator Franklin Drilon, who is the vice chairman of the same committee. On